Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurap sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang magugugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyon sa ating bayan. Pag-uusapan, Your Honor, please, problema ng ating bayan. Talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukula. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. Ben Paimon po. Welcoming you now to our program. Your Honor, please, dito po sa ating platform, Broad Streamcast Communicators. Gandang gabi po sa inyong lahat. Magkakasama po tayo hanggang mamayang alas 10, alas 8 hanggang alas 10. At dalawa pong issues ang gusto kong pagtuunan ho natin ng pansin ngayong gabi. Two issues, but others, mahalaga to rin para
Para bagang itong sinasabi po ng mga netizens sa social media, akalain na ninyo si Joey De Leon ho, ng Itbulaga, matakino ninyo. Hindi raw po siya tutulong kay Tito Soto. Maniwala po ba kayo nun? Tito Soto, hindi po iboboto ni Joey De Leon. Para bagang yung nung isang araw po eh, pinakalat doon ng mga kalaban ni Lenny Robredo na siya po ay disqualified na. Anak ng pating talaga. Oh. Sabi nga po ng iba eh, iba na ho yung mga makakaisa ho natin. Oh. O yung makakaisa sa halalang ito. Yung mga naninira. Oh. Yung makakaisa. Iba na po yung mga makakaisa kaysa po yung mga makikiisa. Ayun. Si Joey De Leon naman ho, iba ang kanyang ano, iba ang kanyang rason at sinasabi niyang kailanman eh tagal-tagal na namin magkakasama nang may magkakaiwanan po ba? Wala akong problema sa eleksyon, sabi ho ni Joey De Leon ho, mga kababayan. Wala akong problema sa eleksyon. Ang problema ko yung 75 na kasi ito si Joey De Leon. Problema ho niya paano mag flag ceremony. Of course he was joking pero alam man matakin ho ninyo ang daming nagpapakalat ng balita na talagang hindi ikakampanya, hindi iboboto si Tito Soto. Of all people, Joey De Leon pa. Hmm? And then, ito nga si Mama, Madam Lenny, disqualified na huwag ko kayo maniniwala, no less than the COMELEC has made already a categorical statement, Lenny Robredo has never been disqualified in this election. Alright? Okay. Oh. Mga kabayan, ito po ang pag-uusapan nun natin. First, meron pong panukala ang ombudsman sa Kongreso na amyendahan po ang 6713 Ethical Standards for Public Officials at gawin mas mahigpit, no? At may kulong pa ang mga magkokomentaryo sa mga sal-in ng mga public officials. Hindi ko maintindihan, no, bakit ang ating ombudsman mismo, who is the repository, ho, ito po yung ahensya ng ating gobyerno na dapat po mag-imbestiga sa mga government officials natin involved sa mga anomalya, ho, graft and corruption and so on and so forth. Ang mga sal-in, ho, nandyan po napapaloob ang tunay na deklarasyon sa kita o walang kita ng isang Pilipino po, mga kababayan. Eh gustong itago ho, ng ombudsman. Eh ano pang imbestigan ho ng ombudsman kung nakatago po ang sal-in ng Pangulo, ng Vice President, ng mga senador, ng mga miyembro ng hudikatura. At ngayon po, gusto niyang ipakulong ang mga magkokomentaryo sa mga sal-in na nakuha nila. Pero with Samuel Martirez ho, mga kababayan, I don't think any one of us can really get a copy of the sal-in of the president at this point in time. Samantalang maliwanag ho ang sinasabi ng ating sarigang batas. Ang sabi po ng ating sarigang batas, yung sal-in na yan, for public consumption, public document to yan. Pero no less than the ombudsman who was a former justice of the Supreme Court, no? Nagbabawal ho na makuha ng mga kababayan natin, much less sa mga media men, ang kopya ng sal-in ng Pangulo. Ng Pangulo.
Ano bang sinasabi po ng ombudsman? Yung SALED po is for informational purposes and factual reportage. Yan po ang sinasabi po dyan sa ano eh. Sa 6713. Pero gusto ng lagyan ho ng kulatilya ng ombudsman. Subject, ito na sinasabi ho. Ito na ho ang gusto niyang i-amyendo sa ating batas. Ho. Subject to existing rules and regulations for transparency and without further commentaries. Ito, mabigat ho dito yung commentaries ho niya. May kulong ho ito, mga kababayan, 5 taon sa mga magkokomentaryo sa SALEN. Anak ng pating naman talaga. Ang tanong ho natin ngayon dito kay Ombudsman Martires, huh? What are the rules and regulations for transparency? Ano po ba yung mga sinasabi po ninyong mga regulasyon at mga alituntunin, huh? Para sa tinatawag na transparency. Hindi po ba ito'y mga prohibitory factors sa tinatawag po na to, censorship, para sa tinatawag po nating freedom of speech or expression? Meron na tayong freedom of speech, o mga, ito po'y saligang batas. O? Saligang batas ito ang yung ethical standards for public officials. Saan yan po eh? Batas lang ho yan eh. Galing ho yan sa ligang batas. Hmm? So ano yung sinasabi niyang i-amyan daw natin ng sa ligang batas para hindi na po tayo makapagsalita laban dito sa SALEN, ho? O kaya SALEN ho ng mga public officials. Ang labo naman itong ombudsman ho dito, mga kababayan. Ha? Malabo ho yata na pansinin ng mga lawmakers ho natin itong mga proposals of the ombudsman to amend the 6713. Ho? Mukhang hindi ko maintindihan. Ano po ba ang nakain ho ni Ombudsman Martires na masyadong matindi ang kanyang pagtatanggol ho sa ating Pangulong Duterte. At this point in time po, mga kababayan, na paalis na sa posisyon, paalis na sa pwesto ang Pangulong Duterte. Ang gusto mangyari ho ni Mr. Martires, all presidents after Duterte ho, makikinabang na ho dito. In other words, there will not be enough room for investigation into corrupt practices of high-ranking government officials. Eh, dibuwagin na lamang ho natin ang ombudsman ho. Mas maganda po. At patalsikin na ho natin yan si Mr. Martires sapagkat wala na palang kwenta ang kanyang ahensya. Wala nang kwenta ang investigasyon na gagawin. Mananatili po ang korupsyon dito po sa ating bansa. Gusto po ba ninyo yan, mga kababayan ko po? Ho? Oh? Pananatilihin pa po ba natin itong si Martires? Oh. Eh, kalaki-laki na ho ang animalyang nangyayari ho eh. Mga irregularities in the government today. Eh, pati ang Pangulong Duterte, eh, nakikipag-away na ho sa Senado. Pagkatapos eh, talaga naman ho eh, ayaw ninyong pasilip ang SALEN man lamang ho ng Pangulong Rodrigo Duterte. Magkano na po ba kayang kinikita ni Mr. Duterte? Ha? Pagpunta niya sa China, pagdating ho ng mga loans dito, grants of programil galing po kay China, wala naman ho nangyayari mga pagbabago sa mga kalsada ho natin, except a few here and there. So saan napunta ho yung mga tulong daw na nanggaling po sa China? Saan napunta ho? Oh? Eh, billion-billion ho yan eh. Saan kaya napupunta mga yan? Eh ayan, ayaw pong pasilip ng ating ombudsman ang SALEN po ng Pangulong Duterte. Hindi po natin sinasabi, magnanakaw din ho ito. Hindi! Pasilip lang ho ang SALEN ng Pangulo. Baka sakaling may makita ho tayo dyan na kababalagan, eh di mamangha ho tayo, di ba? Pero kung may makita ho tayo hindi ka nais-nais,
eh di ba magtatanong din po tayo, hindi po ba ganun dapat to, Mr. Ombudsman, ang gagawin nun natin? Hindi po yung ipagbabawal na lalagyan na orang restrictions na hindi po makita na. Ipinagbabawal na talaga na makita ang sala. Eh bakit pa po nag-submit? Bakit pa po nag-submit ng ombudsman kung itatago din lamang po sa ombudsman? O, oh, yung sal-in na yan. Oh. Bakit hindi po sagutin ni Mr. Ombudsman Samuel Martirez, what is the reason for the submission of the sal-in? It, is this not for public consumption? Oh? Hindi po ba pampublico ito? Documents for public consumption? Mr. Ombudsman, eh bakit mo lalagyan ng katakot-takot na restrictions para hindi na po makita? In other words, you're part of the anomaly. Huh? You're part of the anomaly. Mag-comment ho tayo mga kababayan ko. I don't like the idea na the ombudsman ang mas ang siyang pipigil mismo sa anumang investigation that is in, that involves government officials sa Corrupt Practices Act, including the president for that matter. Eh, siya na pong tagapagtanggol eh. Oh, criticize po ng mga kababayan na natin, academicians, mga lawyers po natin, ang pakikialam ng Pangulong Rodrigo Duterte sa gawain po ng Senado. Eh, ito ang ombudsman po eh. Ha? Itinatago po yung sal-in, yung vital document to prove na meron pong excess baggage sa yung Pangulo. Halimbawa, excess na kinita. Paano na kinita ko yun? Dahil lalabas ko lahat dun ho, mga kababayan. Ano bang negosyo niya? O baka naman hindi umaan, hindi tumataas ang kanyang sal-in eh. O bakit ikaw may, ma, ikaw ay mahirap? O wala ka bang ginawa? Totoo ba itong sal-in mo? Wala kang kinita. Eh, napakatanga mo naman. This are the, ano eh. Yun ang mga nasa eh, sa labas, oh. Sa gilid la, nasa gilid po sa mga investigation na gagawin kung sakasakali. Either the sal-in is, you know, bloated o kaya talagang totoong bloated naman kasi yan naman talaga kinikita ng may-ari. Ngayon, kung walang kinita, eh nakakahiya naman o yan. Napakatanga mo naman, presidente ka na. Wala ka pang kinita. Hindi man lang nabago yung sal-in mo. O, yan di ba ganun o? In other words, there will be some questions pagka nakita po yung sal-in. Eh, ito ho ang hindi ko maintindihan. Bakit po sinasakangan ng ombudsman na makita po ng publiko ang sal-in mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte? Why, Mr. Martirez? Please explain. Okay? Alright. Eve M. Ramos is watching now. Magandang gabi. Eve, Ricky Tisoy is also watching. At the moment, Ricky, sabi nga niya, malinaw na ang mata ko, pre. Tapos na po ang kanyang operasyon. Dalawang mata na po yung inopera kay parang Ricky. At ang sabi po dito ngayon, pre, linaw na ang mata ko. Yabang mo ngayon, pre, ha? Ha? O sige ka, tingnan nga natin kung walang magiging reklamo ng darling mo. Ricky Tisoy, magandang gabi. Catherine Calvin is watching. Present. May kulay na buhok mo, tay. Ha? Good evening to all. Ayan, from Catherine Calvin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. And then, Naya Ravena. Oh, finally, si Ma'am Naya Ravena is with us. Magandang gabi po, Ma'am Naya. Good evening, Your Honor, please. With Miss Universe, Lillian Gabriel. A blessed Thursday po, Tata Bin. And Miss Universe, more power to Your Honor, please. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lauzon. God bless you all. God first. Hello, Salaw family, Madam Geneva, and BSC family.
done sharing na po. Ayan, mabuti pa si Ma'am Lillian. Binati na niya lahat ang mga mahalagang OTATs dito sa BSC. Alright? Joan Lazarito, good evening po. Sabi ni Joan Lazarito, magandang gabi, Joan. Ricky Tisoy, Lenny, go, go, go. Palibasan, nakakakita ka na, makakalayas ka na naman, pre. Sige, kala tayo minsan. Ricky Tisoy, Maricar Chanlionco de los Santos. Good evening po, Your Honor, please, Idol and Miss Universe. Stay safe po. Done sharing na po. Ayan, thank you very much. Ha? Rose Jorge Clado, watching. Ayan. Naya Ravena, good evening to God's angels. Lodi ng Bayan, Dondon Quartz, Rafael Rocco Diglasa Jr., Taylor Dorathim, Janet Bocobo. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Los Unidos Juventus is now watching. Okay? God's Angels, Lillian Gabriel, Susie Vera Cruz, Annalie A. Gandesa, and Naya Ravena. Magandang gabi po sa inyong lahat. Los Unidos Juventus, good evening po, Cabin. More power and God bless. Alright, si Ma'am Naya Ravena. Ano ba ito mo? Emoji po niya. Uy. Los Unidos Juventus, dalawang thumbs up. Gandang gabi po. Yes! Sabi ni Los Unidos Juventus. Ha? At talaga namang praying hard siya. Very good. Angelica Paz. Ha? Magandang gabi po sa inyong lahat sa BSC, Broadstream Cast Communicators, Sir. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Madam Lynn, this universe. Ingat po lagi at salamat sa serbisyong publiko. Thank you very much. Ito yung mission natin talaga. Oh. Ito ang mission natin talaga. Ito yung naiintindihan ko talaga na mission. Lillian Gabriel Tatabin, nasusulat, mapalad, ang inaapi. Kaya ako, pinagpa-pray ko po si Madam Lenny Robredo. Ano man ang akusasyon ng mga kalaban niya, itinataas ko po yan sa ating amang lumika. Nabiyayaan po tayo ng isang inang bayan na magmamahal at magmamalasakit sa bansang Pilipinas. Yan ang palakpakan natin. Si Ma'am Lillian Gabriel. Ito po ang nararapat talaga. Ipanalangin mo natin. Ipagdasal mo natin. Oh, biyayaan tayo lahat-lahat ng lakas pa ng kalooban at pangangatawan para malabanan mo natin ang mga masasamang gawain. Oh. Alam mo ninyo, pag election time na po, nandyan na po yung siraan. Incidentally ho, mga kababayan, makakausap po natin si Secretary John Castriciones in just a short while. Ha? Baka sakaling malibre po siya. Kasi unang-una, meron po tayong pina-follow up na kaso ho, ng isang magsasaka. Doon po sa Negros Oriental, inaagaw po ng mga forest rangers ng DENR ang kanilang mga sakahan. Nakatimbre na rin po ito sa DENR at ganun din po dito sa DAR. And then, of course, makapagtanong na rin po tayo ano po ba ang nangyari na po sa mga land reform na gustong ipatupad ng ating Pangulong Duterte sa buong Pilipinas. Nangyari na po ba ito? Ito ho ang mga itatanong ho natin kay John Castriciones, secretary po ng Department of Agrarian Reform. Okay? Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please.
Blessed first day to all BSC and more power to your program. Keep safe always and take care of your health. God bless and God first. Ayan. Ma'am Josephine Roquero. Que tenga una bendita y fructilera noche de miércoles para todos los que estamos viendo al programa, Your Honor, please. Ilocanohin mo na kasi paring Mel, eh. Ayan, sound, Juventeyos. Yes, sabi ni Los Unidos, Juventeyos. Okay. Ganon din ho, thumbs up po siya talaga. At saka, all talaga, tuwa-tuwa po siya sa ating programa. Eden Pedraves is now watching from Tugigaraw. Sabi ni Lillian Gabriel, transparency and accountability of SALN, the best proof na mapatunayan ang katotohanan pag may ebidensya tatabin. Kanya nga, huwag mong itago ho, yung SALN mo. Kung wala kang tinatago, bakit mo itatago? Oh? Kalokohan lang yung sinasabi nila, gagamitin ho ng mga kalaban yung SALN. Hindi ho. May hangganan ho yung paggamit ho ng hindi mo pag-aari. May hangganan ho yan. Okay lang, may rules and regulations, but not to the extent of denying the right of the people to know. Meron pong karapatan ng taong bayan na malaman ng SALN ng Pangulong Duterte. Constitutionally guaranteed ho yan, mga kababayan. Oh? Alam po yan ni Governor Lutz Barbo. Oh? Ayan, eh, tumatakbong pang-senador natin. Ito yung magagaling na mga pang-senador natin. Kailangan nga lamang po eh. Wala pa pong kampanyahan. Hindi tayo pwede pang magkampanya. Pero I remember Lutz Barbo, former governor. 3 terms ito, mga kababayan. Undefeated ho. Si Lutz Barbo ng Eastern Sabar. Para bang itong magiging panauhin ho din ho natin si Secretary John Castriciones. Ito po'y haligi po ng PDP laban din. Talagang original PDP laban ho ito. Harvard graduate ito ng law, mga kababayan. Magaling ito talaga. And investigador din ito. Maraming naging posisyon na po sa ating pamahalaan. At magaling sa batas ho ito. Hopefully, sana ho, pagdating ng talagang halalan, makapili ho tayo ng talagang yung karapat-dapat ho. Kasi meron po mga karapat-dapat na senador eh. Mga lawmakers, di ba? Meron po eh. Meron din pong karapat-dapat na mga civil servants. Yung mga ano, mga governor, pang-governor. Pang-mayor, meron po yan. Meron din po para sa konsyal. May kanya-kanya ho tayo, kanya. Ito ha, tingnan ho ninyo mga kababayan. Ang ibig kong sabihin, noong tumakbo si ERAP, pang-senador, sabi ka sa loob-loob ko, hindi po pang-senador, ito si ERAP. Pang-presidente ho ito. Kasi ang ability niya, administrador eh, hindi po pang ano ito, pang lawmaking. Matutulog ito sa Senado pagka nanalo. And true enough ho, mga kababayan, in his entire term as Senator of the Philippines, iisa lamang po ang naipasa po niyang batas. Alam po ba ninyo kung ano yan? Sa bagay, magaling na maganda naman. Pero ang naipasa po niyang batas, the Carabao Law. Okay? So, may kanya-kanya ho tayong yung kagalingan ho. Dapat ho nating, ito, hanapin ho natin mga kababayan. Sino po ang talagang karapat-dapat na magiging senador? Ayan. Sino po ang magiging karapat-dapat na pangulo natin? Vice President. Ayan. Down the line, may kanya-kanya. Iba yung trabaho ng senador. Iba yung trabaho po ng gobernador,
Iba yung trabaho ng mayor, iba yung trabaho po ng president. Ayan, kailangan ho, malaman ho natin yung mga katangian na yan. Oh. Alright po, transparency and accountability, sabi ni Lillian Gabriel of SALN, the best proof na mapapatunayan ang katotohanan pag may ebidensya tatabi. Sure enough. Jomar Maymar, watching. Good evening po, Sir Ben. I'm watching from Paranaque. Taparanaque naman dito si Jomar. Alan Afable Obrero is watching pang alas dos ng hapon po. Itong si Alan Afable Obrero, sinusundan po yan ni parang Doy del Castillo. I think we have made a dent sa ating programming sa hapon ho, Mondays to Fridays. Abangan po ninyo mga kabayan ang programa ni Alan Afable Obrero, alas dos ng hapon. Susundan po ni parang Doy del Castillo, alas tres hanggang alas cinco ng hapon. Eden Pedralves, good evening, Sir Ben, watching po. Ricky Tisoy, pre, guwapo pala ako pare. Catherine Calvin, for your information sa mga taga-Kalaokan, start na ang vaccine for kids with comorbidity starting tomorrow. Oh, yung mga bata ho na may comorbidities, pwede na ho dito sa Kalaokan daw. Access OCAS account for registration. Joanna De Castro Francisco. Oh, yung galing po yung announcement na yan kay Catherine Calvin. Okay? Joanna De Castro Francisco. Joanna, hello po. Good evening, Sir Ben. Winner natin ni Ray. Mercy Ong is watching. Benjamin Alejandro. Ito'y katuwang mo natin sa paghihibay na mga programa ng BSC, Broadstream Cast Communicators. Benji Alejandro. Ha? Ayan. Meron po kaming ginagawang pag-aaral ho ngayon, pagbabago sa mga programa dito sa ating Broadstream Cast Communicators. Tulungan po ninyo kami, ha, mga kababayan. Eve M. Ramos, transparency is the best key against corruption. You just said it, ha, Eve. Aanhin mo ang ombudsman, ho? Kung ipinagkakait naman po ang vital document na kailangan po ng sinumang imbestigador, ho? Para matuntun ang anomalya involving corruption. Oh, corruption. Grabe na ito. Tinatago ho ni Samuel Martires. Ano kayang pinakain ho dito, mga kababayan? Alam po ba ninyo kung ano napakain ho dito sa ombudsman? Why would the ombudsman do this? Ano talaga ho? Public office or employee shall upon assumption of office and as often thereafter as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Ayan ho. Yan ang totoo niyan. Ho? Oh, sandali ha. Oh, yan. Aklat 1, Kabanata 9, Section 34. Kompleto ha, Mr. Mel Rodelio Militante ha. Okay, Los Unidos Ventellos, bakit kailangang itago SALN in the first place? Paano ka magkakaroon ng ano ito? Kalaban o kaaway. Di ba? Kung gumagawa ka naman ng tama, kagaya ng Vice Lenny Robredo, malakas ang loob na ilabas ang SALN niya. Paano gagamitin yun? Laban sa kanya? O yan, o. Alright, o. Los Unidos Ventellos. Mga kabayan ko, right now we have our special guest for tonight sa ating Your Honor, please.
ang sekretaryo po ng Department of Agrarian Reform, si, well, ngayon po, Attorney John Castriciones, oh. Graduate po ito sa Harvard, oh. Sa London po ba ito? John? Anyway, ho, mga kababayan, we will ask a few details about himself mamaya po sa pagpasok po niya. In the meantime, let us welcome our special guest for today, si Secretary John Castriciones, your honor, please. Your honor, magandang gabi po. John, sir. Good evening po. Secretary John Castriciones, sir. Good afternoon. Good evening. Magandang gabi po. Mukhang hindi makapasok, ha. Ayan, yan, yan, yan. Sige nga, lakasan mo ng kaunti. Sir, sandali lamang po, ha. Ayusin mo natin ang signal natin, audio. Alright? Boss, Secretary. Hi, Ben, magandang gabi sa iyo at sa libo-libo mong tagapakinig sa iyong palatuntunan. Good evening, sir. Ay, ako, salamat po. At tinaunlakan po ninyo ang ating paanyaya. You have my pleasure, Ben, basta ikaw. I was telling our listeners kanina, bago kayo dumating pa, na Ben, hindi ko masyado marinig yung boses mo. Hindi ko masyado marinig yung boses mo. All right, okay. Ito ho, na maliwanag na po ba ang dating namin sa inyo, sir? Ito, wow. All right. Ganito po. Pakiayos lang, Ben, kasi hindi maganda reception mo dito sa akin. All right, okay po. Pakiayos ka natin yung ano. Anyway, Secretary, can you tell us something about yourself muna? I haven't seen the, you know, yung pinadalahon ninyong mga about yourself. But baka pwede ho kayo nang mismo magkwento muna about yourself para sa ating po mga kababayan. Salamat dito sa opportunity na ibinigay mo sa akin, ano? Ako po yung dating kalihim ng Department of Agrarian Reform. At noong October 8, 2021, ako po ay nag-file ng aking Certificate of Candidacy dahil na rin sa endorsement ng ating pong partido at ng ating Pangulo na ako'y tumakbo bilang siyang senador. At alam niyo, noong 2019, ako'y na-endorse din po noon, ngunit tinanggihan ko dahil gusto ko pong maglingkod sa ating mga magsasaka. Pero ngayong panahon na ito, ay napag-isipan kong tanggapin na ang endorso ng presidente at ng partido natin dahil kailangan po natin na paitingin ang tulong natin sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa ating mga magsasaka. Napakarami po ng ating mga magsasaka. Nakita ko po ang problema ng ating mga magsasaka at kailangan po natin gumawa ng mga batas na kailangan pagtibayin at kailangan pong paunlarin ang kanilang mga buhay. Ako naman po isang abogado at ako naman po ay nagkaroon din po ng Masters in International Law doon po sa University of Notre Dame sa London Law Center, United Kingdom. At ako po ay dati po akong director sa DOTC at pagkatapos undersecretary po ako sa Department of Interior and Local Government at pagkatapos naging secretary po ako ng Department of Agrarian Reform. At ako po ay isang abogado na sumasabak po sa mga korte at marami po ang karanasan na hinawakan tungkol po sa lahat po ng mga kaso. Doon po sa Department of Agrarian Reform, nung pumasok po ako dyan, 50,000 cases po yung problema. Kaya po naging napakarami ng mga protesta ng ating po mga magsasaka pero nabigyan po ng kalutasan dahil po sa programa na zero backlog at kami po ay nakapamigay sa panahon po ng administrasyon ng more or less 429,000 hectares of land. At marami pa po kaming nabigyan ng solusyon na problema ng ating pong departamento para sa magsasaka sa pagbibigay po ng mga ayuda at tulong para po sa paunaran ng ating mga magsasaka na siyang tumulong sa atin ng panahon ng pandemya. Alright. Secretary, yung sa mga magsasaka muna na po, meron po bang natitira na hindi pa po nabibiyayaan? Ben, no? Ben, hindi ko marinig yung boses mo, Ben. Nako, talaga ito problema ho natin, Secretary, ano ha? Hindi tayo nagkakarinigan. Pero maliwanag ko yung boses ninyo dito sa amin eh. Pero hindi po nyo ako nadidinig. Wala. Alright. Ayusin natin muna ito. Ha? Loudspeaker? Alright. Mr. Secretary, aayusin muna namin ito. Our apologies to you.
Pero at least nadinig po ng sambayanan ang pangunang pananalita po ninyo. At eto, ayan. Okay, ila-loudspeaker natin, Special Secretary. Nadidinig na po ba ninyo ako? Narinig ko na, Ben, ang inyong mga tanong at inyong pagkasalita. Okay. Naayos din, ha? Okay, Mr. Secretary, paano yung ibang mga magsasaka ho natin sa buong kapuluan under the land reform program of the President? How many farmers pa ang kailangan po nating mabigyan ho ng kanilang mga titled lots ho, o yung mga sakahan po nila? You know, Ben, based on the inventory of the Department of Land Reform, at present, we have around 520,000 hectares of land that is distributed to our farmers. On top of that, because of the executive order that was actually signed by the President of the EO-75, we have an additional 230,000 hectares of private government owned land that is distributed to our farmers. Mm-hmm. And because of it, there will be around 10% of farmers that will receive benefits in the distribution of land to our farmers. And we are very happy about this. But of course, this is not enough. Yes, hindi ito sapat. Kailangan pang patagkadan ang mga lupa na pwede ipabigay. At alam po natin na ang magsasaka na walang lupa ay nakakahawa. Alam din po natin. Secretary, ito na po ba ang trabaho na inilagay po ninyo sa balikat ninyo just in case nandyan na po kayo sa Senado? Ito po ba ipagpapatuloy na po ninyo para matupad yung mga pangarap ng ating mga magsasaka all over the Philippines? You know, Ben, ano po po? We have a population 60% or 70% of which are actually engaged in agriculture. And ironically, despite the fact that we are considered an agricultural country, we are very weak when it comes to our agricultural sector. Imagine, hanggang ngayon ay bumibili pa tayo ng bigas. Oo nga. Saan eh, tayo na yung nagturo sa kanila, paano magpanit, you know? So there's something wrong there. Ang ibig sabihin ay talagang mahina. And even the President dala-dala po ninyong trabaho ha sa Senado ho ngayon, Secretary, just in case mapagkalooban po tayo ng ating mga kababayan ng pagkakataon na maglingkod bilang isang senador ng bayan, Secretary. Well, that is my primary advocacy, Ben, no? Pero I have other advocacy in mind, no? Pangalawa yung pagtulong natin sa mga barangay natin. Barangay? Federalismo. Matagal na natin pinaglalaban yung federalismo, Pater.
Sa PDP Laban. Opo. PDP Laban, of course, one of the advocacies of PDP Laban, pero kung alam mo naman, di ba? Noong nangangampanya pa lang tayo ng presidente, eh, pinaglalaban na natin ang federalismo sapagkat naniniwala tayo na kapag nagkaroon ng federalismo ay lalong mas mabilis ang kapuntan ng isang mga rehiyon at talawigan. Kasi iba-iba tayo po, at po, so different dialect, different ethnicity, yung ating po mga tinatawag na iba't ibang mga kultura natin. Kaya makikita mo, kailangan siguro we should have a federal system of government para talagang magkaroon po tayo ng mas naundan sa sistema sa ating bayan. Mabalik. Mabalik lang muna ako, sandali. Sek, mabalik lang ako doon sa barangay natin. Hindi po, nakalimutan nyo yata ninyo na. Kailangan na po bang swelduhan ang mga barangay officials natin? I think this should also be true to our frontliners now, ha? Yung mga nurses natin, no, secretary. We all realize that without our health workers, it would be difficult for us to survive. They are the ones putting their lives on the line. Yung nagpunt sa harap, sila yung nakikipagwaba, sila yung nakikipagtalaktama, sila yung talagang sinusubalinan ka rin ng buhay. So we should be able to pressure the services that they do for our people. Otherwise, hanggang alisang lahat yan, nagpunta lahat yan sa isang banda, eh ano mangyayari sa atin? Hindi ba wala nang matitirang magbibigot sa atin? Kaya nga, we should also create the national department of OFW. Kaya sa mga kapasya natin, kasi tinasabi natin, sabi, yung mga OFW natin ay mga isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Pero anong servisyo? Anong advantage sa atin? Yung mga ina-apis sa ibang bansa. Dito ba? Eh, bayani naman daw sila. Bayani naman daw sila. Exactly. Hindi dapat maging ganyan, man. Opo. Siguro, ibigay sa kanila ang tamang exactly. Trato. Katulad din ang mga magsasakyan natin sa sila sa mga tunay na bayani ng ating bansa. We should treat them well. We should empower them by giving laws or passing laws that would be beneficial to them so that they will be able to uplift their economic ties. That's right. Parliamentary po yan, hindi po yung
Secretary, will this solve the anti-dynasty law in the Philippines? Eh, yung pagsasamantala ho ng pamilya-pamilya na ito eh. Ang nagiging... Please. Bakit? Oh. Matagal-tagal na na hindi na ipapasaya ang anti-dynasty law siguro panahon na para ipasayan. At hindi mo masisisi yung ibang mga politiko na hanggang ngayon ay may mga pamilya silang tumatakbo. Eh, wala naman sa tas. Kaya nagpapasaya ng political dynasty. Oo nga po eh. Incarcerate an innocent person. Pero, Secretary, ito po bang trial by jury adaptable sa kultura ng Pilipinas? Pwede yan, Pabit. Marami na kasi bumahatang. You know why? Dami. Secretary, just one more thing, no? Sabantalahin ko na ito dahil napakagaling mong abogado, eh. That's the reality, eh. Pagka pinakikinggan po ng taong bayan ang mga pananalita ho ninyo, you really have it, eh. Secretary, may ito kasi, Sandigan Bayan conviction ito, eh. 7 counts of graft. Ito kay Mrs. Imelda Marcos. Ipagpapaumanhin po ninyo, wala, no political undertones so dito ha. Pero this is actually a case that has not been resolved so far. At hindi ko rin po alam kung saan po nandoon yung kaso ngayon. Ang kaso po, nag-desisyon ang Sandigan Bayan laban po dito sa former First Lady po natin, Madam Imelda Marcos, 7 counts of graft and corruption ang kanyang hatol. And therefore, dapat po siya bakulong na. Pero naghain po yata ng motion for reconsideration at tila nandun na po sa Korte Suprema. Would you have any idea how this happened, though, Secretary, after conviction? Meron pa po bang motion for reconsideration? Well, you know, a very particular position ito, particularly under Article 3, Section 1 of the
But you know, most important consideration is one of the so-called legal remedies that they have. Probably, because I'm not fully aware of what it's all about, no? What is the status of this case, so it would be difficult on my part to make some sort of an opinion on the matter. But what I can tell you, honestly, is that this matter can really be resolved if this matter is actually litigated. The higher court so that they took to the possibility that there was a miscarriage of justice while it's being heard in the Patigang Bayan. So what I'm saying is that let us give them the opportunity to make full use of all the so-called legal processes that would have to protect their interests. Kasi mahirap naman po na sabi natin ay nagpunti kaya ni Pulong Mayor. One more thing. This is already localized, Secretary, ha? Ito po yung kaso ho talagang ipinadala din po namin sa tanggapan mo. I hope you can still remember this. Ito yung kaso ng isang magsasaka dyan sa Negros Oriental, ho? Na sinakop po ng mga forest rangers ng DNR ang kanyang sakahan. At ngayon po ay nagpadala na ng memorandum ang DENR sa Region 7 sa Cebu pero hindi po sinasagot yung memo. Pero I think I refer this matter also to your office at one time. Pero meron po kayong pinadalang investigador doon sa Negros Oriental and they are just waiting for more documents to come in. Okay. Father, you know, current matter Apo. And one of the very important matters, particularly if we're talking about land, Apo. There are a lot of controversies when it comes to land, no? Some people kill each other just because of 1 meter. That's right. 1 meter of land. Uh-huh. They disagree, no? Ang masasabi ko lang dito is, right now, because it's being investigated, we are waiting for the final recommendation of the investigators because we cannot force it possible for us to decide on the matter. If the matter is that's right. So we need to look at that so that we can be certain about the facts of the case. Mm-hmm. And if we expect it back to the facts of the case, which is not that cannot be disputed by both parties, then that is the time that a decision can be made so that justice will prove it today. I agree with you, sir. Now, we are now giving you your most valued time, sir. Address the Filipino people now. Tell them what is in your mind. Mga minamahal po pong mga kababayan, alam niyo po sa panahon po ng pandemya na patunayan po natin na talagang naiiba po ang sitwasyon. No? Napakarami pong mga profesyon ngayon ang nakikita natin na halos hindi na mapakinabangan. Ito ba? Mm-hmm. At yung mga abogado na, hindi na nakapunta sa korte dahil meron tayong technical protocols. Yung mga teachers nga, hindi na nakapunta sa mga eskola dahil nagwa-wifi na lang sila through their computer, di ba? Tama. Yung mga engineer at saka mga architect, nakikita natin na syempre, bumagal po yung ating construction, di ba? Siguro mga government projects, marami, pero yung mga private construction, napigil na po. Kaya, ang sinasabi ko po dito is, it is high time for us to really realize the importance of agriculture. And if we want to survive this pandemic, we should be able to give more importance to agriculture because what matters most is the food on the table. I think that is the most important part of all agriculture, is survival. You know, agriculture is the last frontier of all, and that is the reason why we really need to give more importance to agriculture. Kaya, alam niyo po, kailangan tulungan natin na natin na magsasaka. Sino po ang pag-asa natin. Kailangan po natin magpayuhin ang tulong ng agriculture dahil nagsito po ang ating kinabukasan. At syempre, higit sa lahat, alam nyo, kapatid, may nga po dito sa
kababaihan natin, mga kaibigan natin, kababaihan, mga nanan. Kayo po ba ay nag-delipin ka? Sabi na, hindi na daw, natatakit naman daw yung katulad ng face mask. So, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng shifting of relevance for all the things that we do. That's yung right. Yung mga email list natin, hindi naman natin nagagamit na ngayon dahil wala ka pong start tayo pupuntahan, sabi. So, in other words, we should be excited to realize that what we need now is our survival. Right. So we have to maintain our physical health and at the same time, sabi, the most important of all, kailangan natin ng spiritual blessing. That's right. At this time of pandemic, we should know that we are totally dependent upon the power of God and therefore there is a need for us to be united, to love each other, and to want to survive. Because unity is very strong. Yun lang po. We pray for your success, Secretary John. Thank you very much. Good evening, sir. Good evening. All right. Mga kabayan, si Secretary John Castriciones from Department of Agrarian Reform. Ang puso po niya nasa mga magsasaka at ang accomplishments po niya sa Department of Agrarian Reform ay talagang napakalaki. And he would like to continue this advocacy when he hits the Senate, no? At magaling na abogado po ito. Nagpakadalubhasa sa Masters of Law. Sa London po yan, mga kaibigan, ano ho? Notre Dame University, yan, ho? Sa London. So, yung problema ni Jomar, ito po sa Negros Oriental, huwag kang mag-alala. Na kausap ko na rin yung investigador natin dyan sa Negros Oriental from DAR and probably next week, mababalikan ko naman ang DENR. Pantakinunin nyo mga kabayan, mga forest rangers po ang nag-agaw sa sakahan po ng isang ordinaryong magsasaka at inasuhan pa ito sa Negros Oriental ng illegal logging. Hayop talaga ito. Sir, si Raulo, mga forest ranger ng DNR Negros Oriental, kinasuhan kapatid ko ng illegal logging. Paano naging illegal logging? Wala naman kahoy na naputol at nasunog doon. Dahil 1966 pa ito, dati ng palayan, pinakinabangan pa nga ito ng isang tauhan, ng DNR, ng ilang harvest ang palayan o namin. See? Huwag kang mag-alala, Jomar. Sasanggunin natin muli sa DNR because the solution to this problem is now with the Department of Environment and Natural Resources. And thank you for the trust, Padre. Alam ko po matagal na ito pero umaandar naman. Hindi lang natin mapadali sapagkat meron po mga pagkilos na parang pagong. Hindi ko maintindihan. Eh kung matching po sana mga kausap natin, baka mas padali. Ha? Eh kung ang kausap po natin ay mga pagong. Ha? Kuyang Boyet, ha? Good evening po, tatay. Oh, Kuyang Boyet, good evening. Yes po, Sir Ben. Yung lupa po na sinasaka namin, alienable and disposable po. Oh, napag-alaman ko rin yan. 1966 pa po ito, dati ng palayan. At pinagka-interesan ng isang tauhan ng DNR ng Negros Oriental. Ginamit kanyang katungkulan. Oh? Ayop din ano. Ginamit ang kanyang katungkulan para kunin yung ako talaga naman. Forest ranger din. Ayan ako talaga. Some people are. You know, hindi po wala pong katumpas ang kanilang pagkagahaman. Annalie E. Gandesa, gandang gabi po. Magandang gabi po, Annalie. Ayos na yan. Wow, sabi ni Annalie, Marisa Genova is watching. Mel Rodelio Militante. All public officials and employees are required to comply based on the content of our constitution. Unfortunately, Mel, hindi na po nangyayari ito eh. Sapagkat nilagyan po ng balakid talaga ng
ombudsman mismo eh. Ombudsman. Naglagay po. And ito nga ho, nagpadala ho ng proposal, proposed amendment sa Kamara si Mr. Martires. At gusto niyang parusahan po ng 5 taong pagkabilanggo ang mga magdidiskusyon tungkol sa sal-in ng isang public official. Hayop talaga ho, mga kababayan. And to think that it, former Justice of the Supreme Court po ito, pagkatapos iniligay ni Digong as ombudsman, kasi alam ni Digong na magaling ito eh. And unfortunately, dumating panahon na si Digong ang kanyang ipagtatanggol. Ito, mahirap po dito mga kami. He's torn between two lovers. Ay, Sus Mariano Garapon. Dapat to tanggalin na ho itong ombudsman ho natin. Pero paano natin matatanggal ho ito eh? Bata ni Digong. Ha? Ito ang tagapagtanggol ho ni Digong talaga. Ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kailanman mabubuksan ho, ang sal-in ng Pangulong Duterte for as long as Mr. Martires is the ombudsman. I think this is a very meritorious prediction, oh, mga kababayan. I don't think anyone could secure the sal-in of the president for as long as the ombudsman is Mr. Samuel Martires. Hindi po ba Samuel Bilibit? Okay. Napakaliwanag ang nilalaman noon ng ating batas ho, tungkol sa sal-in. Eh. Public consumption ho yan eh. For all people to know na itong government official na ito eh, above board ang kanyang kita o ang kanyang kinikita, hindi siya magnanakaw. Kung masyadong malaki ang kanyang declaration, baka masisilipin po siya. Di ba? Ganun din po. Kung masyadong maliit naman po ang kanyang sal-in, oh, sisilipan din po siya. Oy, napakatanga mo naman. Kaya dapat lang tama. Pero kung tama man po ang kanilang sal-in, hindi naman po natin pwedeng sabihin tama ho nga ang kanyang lang sal-in. Dahil hindi naman natin nakikita. Ayaw naman po ipakita ng ombudsman. Baka daw po gamitin ho sa mali. In other words, he has already judged the people that would like to have a copy of the sal-in. Hindi pa po nangyayari. Meron nang tinatawag na judgment. Hoy, sabi ng Itbulaga Sir, Mr. Martires, don't be judgmental. Catherine Calvin, just like what you said yesterday, it's a desperate move of the president in his attempt to save his face. Lahat gagamitin niya sa kaunting nalalabing panahon ng pagiging pangulo niya. If you may recall, sabi ni Catherine Calvin, lahat ng maling gawain niya and his people were exposed in his last year of leadership. Kaya nabigla sila, they thought exit na lang sila and they are trying their best to cover it up. Ang galing mo naman, Catherine Calvin. This is the actual situation now, ho, mga kababayan. They are in the survival mode. Oh? Survival mode. Gusto nilang mabuhay pa muli. Ayaw nilang makulong. Oh? Okay, dito tayo sa formally, ho, mga kababayan. Oh? Yung formally. Habang nag-iisip po kayo kung anong idadagdag po ninyong komentaryo dito sa ombudsman. Oh? Sang-ayon po ba kayo sa ginagawa ng ombudsman nga pala? Huh? Sang-ayon po ba kayo dito? Payag po ba kayo sa panawagan ni Tata Ben na mabuti pa po, papag-resignan na ho natin ito? Kasi walang mangyayari ho sa ombudsman. Corruption will continue. Magpapatuloy po ang malawakang korupsyon dito po sa ating gobyerno hanggat
ang ombudsman po natin ay kamukha po ni Samuel Bilibet. Oh, I mean, sa Samuel Martires. Okay? Saan ka ba nakikita, ombudsman? Nilalagay ho lahat ng mga rules and regulations na hindi po natin na labag ho sa ating saligang batas para mapigil ho ang pagkakuha ng sal-in ng Pangulong Duterte. Eh, anong tatawag natin yan? This is the government agency that's supposed to investigate ho irregularities in our government. Pero bakit siya po ang nagtatakip? Bakit po? Wala ka lang makuhang sal-in ho ng mga government officials ho ngayon. Lahat ng mga rules and regulations, kahit unconstitutional, eh, patunayan mo muna sa korte na unconstitutional yan. Yan ang gusto mangyari ho ni Ombudsman Martires. You will have to go through the eye of the needle. Eh, dapat ho ito, kalusin na ho. Sabi nga po ni FPJ, kalusin na, wag nang, hindi naman po. Wag ka nang sikatan ng araw. Nagbuhay na ito. Wag naman, o. Ano? Hindi ka nang sisikatan ng araw, eh. Ano ba sabi ko? Hindi ka nang sisikatan ng araw. Ayan, tawa ka naman dyan, o, Catherine. O. Hindi ka naman bumibili ng tawa, eh. Sira ulo mga forest rangers. Ayan, nabasa na po natin yan. Komentaryo ni Jomar Maymar. Sila po ang biktima ko dito ng forest ranger. Okay? Nakapag-like and share na po ito. Salamat po. Sabi, Lillian Gabriel is watching. Cintia Buste is watching from Kuwait. Magandang gabi po. Ma'am Cintia Buste. Good evening po. Sir Ben and Ma'am Lynn and to all your viewers. God bless po. Ayan. Junior Dal, si Martires. O ano si Martires, partner? Kailangan pa ba siya manatili as ombudsman? Ho? Sa kanyang pagtatanggol sa ating Pangulong Duterte? Ha? Ay, nako talaga. Si Martires, support. Yan. Dapat tuliin para tumino. Pag-iisip. Ayun naman, oh, wag naman, don't speak bad words, oh, ha? Don't speak bad words. Jomar Maymar, ang DNR Sendro po, wala silang maipakita sa sinasabi nilang Timberland. Daw, nagpunta na po ang investigador ng DAR, pero wala silang maibigay kung anong status sa lupa. Kami po meron, LC Map, galing Namria. Ayun. Oh. Memorandum na pinadala sa Senro. Dahil alam po, siguro nila na wala silang karapatan sa ginawa ng mga forest rangers na abusado. Huwag kang mag-alala, Jomar. Darating pong panahon, mabibigyan po kayo ng katarungan sa ginawa nitong mga animal na mga forest rangers. Angelica Paz is watching. Good evening, Josephine Roquero. Sir Rufino Pablo Tataping, magandang gabi po. Catherine Calvin, blind loyalty is never a virtue. Ayan, sabi ni Catherine Calvin, blind loyalty is never a virtue. Hindi tayo nagbabayad ng utang na loob sa muling pamamaraan. More so if you are a public servant. Kung hindi na sinusunod ang constitution, that is unconstitutional. Oh, ayan ha. What is happening to our leaders? Hindi ako makatawa, tay, na iimpatsyo ako sa mga public servants natin. Hindi ako na lang tatawa. Hindi ako na iimpatsyo. Kasi, malakas ang tawa ko at saka nagsasalita kasi ako, hindi ako maiimpatyo.
In other words, this is already my exercise. Kanya, Catherine, kung ako sa iyo, kahit na galit na galit ka na, tumawa ka pa rin. Ha? Hindi bali, tawagin kang si Raulo. Wala naman nakakakita sa iyo. Ikaw lang naman mag-isa ngayon sa bahay, di ba? Alright. Catherine Calvin, tawa ng tawa. Paano nila malalaman na supot si Martires? Ayan, tumawa na ako. Eh sabi ko ni Junior Dal, wala akong magagawa. Hindi ako nagsabi nun. Taylor Dorothem is watching. Tawa ka naman dyan, Taylor. Ha? Good evening. Deli Castañeda is also watching. Good evening po. Sabi ni Deli, magandang gabi din po. Ma'am Deli, Edgardo Simon. Kung si Marcos nga, eh napatalsik nang nabwisit na ang taong bayan, si Martires pa kaya? Oh, kahit sino na kinagalitan na ng bayan ay kaya po tanggalin basta magkaisat lang ang taong bayan. Pasalamat nga. Sandali ha. Pasalamat nga. Uy, sandali at medyo ayan na naman itong ayun. Pasalamat nga tayo mga nakatakas noong People Power Revolution. Dahil kung nahuli sila ng galit na galit na mga mamamayan, ay malamang na kinatay sila. I know that. Talagang galit ang tao noon. Nilusob sila sa Malacanang huwi. Oh? Alam naman po yan ng lahat ng nakakaalala ng EDSA. Maliban lamang po dun sa mga kampo ng mga Marcoses, oh, mga kababayan, ayaw nilang tanggapin ito. Oh? Ayaw nilang tanggapin na talagang kakatayan ng taong bayan ito si Marcos, oh, kung hindi lumayas. Kung siguro na natili pa ng isang araw po sa Malacanang, madugo ang nangyari ho dito. Eh wala naman po magagawa na si Marcos, oh, kasi wala na isang kakampi. Juan Ponce Enrile and Fidel Ramos, one of his trusted aides, eh kumabilang kampo na ho eh. Lumipat na ho sila eh. Nagsanib na po ang pwersa nila. Diyon sa Campo Crame ho. Kanya nung malaman ni Mr. Marcos ang nangyari, ay nako, maganda na kayo. Sa Paway na tayo. Eh hindi po napunta sa Paway. Napunta ho sa Hawaii. Catherine Calvin. Tay, paano na lang kung magbalik ako sa broadcast? Mag-LBM na ako. Hindi. Ikaw naman o. Sanay po sa broadcast ito si Catherine Calvin. At one time in our lives, we were together sa isang istasyon ng radyo. At magaling po itong broadcaster. Inaawitan ko nga po na sumama na po dito sa ating broad streamcast communicators. And I'm really hopeful na pagbibigyan po tayo ng ating kaibigan. Catherine Calvin is the, hindi po niya tunay na pangalan ho ito. Pangalan ng kanyang mga chikiting. Oh, itong Catherine Calvin. But time will come. You will find out ano talaga ang pangalan ni Catherine Calvin. Okay? Pero patalik po natin kasama po ito sa paglilingkod bayan. So, Catherine, ha? Umaasa kami na pag-iisipan mong mabuti ang alok ng broad streamcast communicators para sabahan po ninyo kami dito sa ating gagawing paglilingkod bayan sa sambayan ng Pilipino. Okay? Oh, ito. Si Martires, sabi ni Catherine. Si Martires lang, hindi martir. Eh ano siya? Oh? Mapapaisip ka talaga. Have we changed? Nagbago na po tayo? Tuwing mali ang gawain ng gobyerno,
hindi nananahimik ang taong bayan. Sa totoo lamang ho, mga kababayan, hindi tayo matahimik. Ito na lamang pong formally, hindi tayo matahimik. Nag-aaway na po. Ang taong bayan ho, kasi may kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang loyalty to a leader eh. Hindi po may alis na marami pang trolls ng Pangulong Duterte. E paano ho yung sa taong bayan mismo? Oh, ang kalaban na ho ng mga trolls ni Pangulong Duterte, hindi po ba siya natatakot dito? Oh, look what people did to Marcos Estrada. Oh, Arroyo. Yan, yung tatlong yan ho, mga kababayan. Marcos, Estrada, Arroyo. Magkasunod-sunod dyan po eh. Hello kay Duterte. Patatapusin na lang natin ang termino niya. Nananahimik talaga ang majority and we are to be blamed for it. Ito masakit ho, mga kababayan. Huh? We tolerated evil to reign over us. Ito masakit ho eh. Labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ito. Pinahintulutan po natin ang demonyo na pamahalaan po tayo. Masakit ho ito. Masakit. Sana ho, ma-realize ho natin. Magbalik po tayo sa ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon. Stay with me, be with me. Hindi ko kayo pinababayaan. Pero anong ginagawa ninyo? Mas ginusto ninyo kumampi na sa demonyo. E kung magalit kaya ang ating Panginoon sa atin, paano na lamang ho yan? Kung magalit ang Diyos sa atin ho, mga kababayan, ho, meron po ba tayo magagawa? Kaya magbalik loob pa tayo ho, mga kababayan ko. Magbalik loob po tayo. Napaka-delikado ang kalagayan natin. Oh? Magselos po ang ating Panginoon. Mas kumakampi pa kayo sa kalabang ko. E kung sabihin ng ating Panginoon, oh, kung gusto nyo, dyan na kayo. Oh, iwanan ko na kayo. Yari tayo, oh, mga kababayan. Wala tayong magagawa pagkaganyan. Nang magsalita na si Gordon, oh, Catherine Calvin, it seems like people took the courage to speak out. I was bullied several times because of my political views. Now, look what these people realized. They are with us. They are with us now. Sana di pa huli. Wala ba tayong joke dyan? Nakaka-imagine. Hintayin mo si Mel, oh, o kaya si Junior Dal, oh, baka meron silang natatagong mga jokes pa dyan. Pero, wag ka muna seryoso tayo, mag-joke ka. Ah, dito tayo sandali, ha, sa formally. Alam na po ninyo, panawagan ng mga samahan ng mga doktor, oh, College of Physicians, Philippine College of Physicians, through their national president, Maricar Limpin. Gusto nilang isampa na po sa ombudsman o kaya DOJ. Alam po ninyo, napakadali ho niyan. Kung ako po ang mga senador, ay ang mga abogado naman po, karamihan po dyan. Lalong-lalo si Drilon, a former Secretary of Justice, and he knows what he's doing. Alam po niya kung ano dapat po dyan. Di ba? At this point in time, mga kaibigan, of the investigation sa formally, hindi po ako maniniwala na wala pang sapat na ebidensya na nakalap po ng mga senador. Kayo po. Pareho din po ba sa tingin ninyo ang sapantaha po natin? Naniniwala din po ba kayo na nakahanap na po ng sapat na ebidensya
ang mga senador laban po dito sa formally. Yan. Formally. At ng PSDBM. I think they have already enough evidence that to file a case. Ang problema lamang pong nakikita ko sa ngayon, the ombudsman ay pinamamahayan po ng mga, ewan ko ba, pwede bang sabihin mo natin tao ho ng Pangulong Duterte. Na walang katiwa-tiwala ang sangay at ang Senado. Pwede kaya? Sabihin nun natin. Sa tingin ko rin ho, mga kababayan, wala po tiwala ang Senado dito. DOJ, meron po ba kayang tiwala ang ating mga senador sa DOJ? Ganun din po eh. Sa tingin ko, wala ho silang tiwala ho sa Senado. Sa DOJ. In other words, what is happening today, tama lamang po siguro yung sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, tigilan na ninyo yung in aid of election ninyo. Pero actually, hindi po in aid of election ito sapagkat yung mga senador naman ho natin ngayon, sa tingin ko ho mga kababayan, karamihan sa kanila mananalo eh. Kasi maganda naman po ang kanilang serbisyo, pinakita na. May pruweba na ho ang kanilang katapatan sa ating mga kababayan. Diba? I think they will merit their own performances eh. Kayang-kaya nilang manalo ho without this investigation about the anomaly. Kaya lamang ho, nag-aalala po sila. Ano na lamang po kung isang pa nila sa panahon na nandyan pa ang pinag... Yeah, because kapunta na ho sa Pangulong Duterte ho eh. Ang corruption eh. Sa investigation na ito ng formally. Sa tingin po ba ninyo, ang ombudsman ay kakalkalin ho ang Pangulong Duterte? No way. Diba? At the same time, nandyan pa yung Pangulo. May immunity ho siya eh. Mabuti nga po, meron siyang immunity. At taong bayan, walang immunity sa virus po eh. Kita na ninyo mga kababayan ko. Ha? Pangulong Duterte, may immunity po siya. O taong bayan, walang immunity sa virus kasi kulang ho ang bakuna. Nagre-reklamo na po yung mga taga-lalawigan. Walang sapat na bakuna na dumarating ko sa kanila. But that is not our issue now, mga kababayan. Pinag-uusapan nun natin, napapanahon po ba na isang panahon ng Senado ang kaso sa ombudsman or DOJ at a time when the president is still there? Ano sa tingin ho ninyo? Doon dalawa na pinag-uusapan nun natin dito, ha, mga kababayan ko, ha? I need help from you. Gusto na po ba ninyo na mag-resign? O kaya patalsikin na ho natin itong ombudsman ho, si Samuel Martirez, sapagkat ang kanyang gusto, itago ang salin ng Pangulong Rodrigo Duterte at all cost, mga kababayan. Pangalawa, dapat na po ba na isampa ng Senado ang kaso ng formally and PSDBM sa ombudsman or DOJ? Ano sa tingin ho ninyo? Okay? Approve. Nagbabayad sila ng utang na loob, sabi ni Catherine Calvin. That is blind loyalty. After Senate hearing, we can only pray. Diba? Junior Dal, gusto niyan magka Ferrari si Martirez. Kaya wala na sa libro ng batas. Index pages na lang ang alam. Lumampas na ba po sa libro?
Grabe na ito si Dal, si Junior Dal. Oh. Ay, nako talaga naman. Oh. Sa totoo lamang ho, mga kababayan, ang nangyayari po sa ating bansa ngayon, may kalabisan na ho ito. Itong investigasyon lamang po ng formally, sino bang involved dito? Okay? Napakaliwanag talaga. Formally had only 625,000 in the bank as paid up capital. Pagkano ho nakuha nilang kontrata sa gobyerno? 8 billion pesos hanggang 11 billion na so. Diyan pa lamang ho, may problema na. Ho? Sabi nga ng mga senador, hindi po nag-exert ng due diligence ang PSDBM. Sino po ba ang head ng PSDBM at that time? And ito si Lau, oh? Eh sino si Lau? Eh kaibigan po ni Bongo. Kaibigan din po ng Pangulong Duterte. Kaibigan din po ni Michael Young. Kaya nga siguro inilagay po dyan, meron silang relasyon. Okay? Alam na nila na malaking pera ang napapaloob dito sa pandemic na ito. It is not in the millions, but in the billions of pesos. Meron silang nakalimutan. Oh. Meron pong nakalimutan itong mga damuhong ito, mga inchik na ito. Sa kanilang yung mga paniniwala na they will be protected by the president. Oh. Let us diretsuhin natin. Sa paniniwala, protektado sila ng Pangulo sapagkat pinakilala pa nga sa Pangulo yung mga taga-Farmaliho eh, ni Mr. Michael Young. Did you see the video? Huh? Talagang may assurance po ng Pangulong Duterte. Oh, hindi kayo magagalaw dyan. Dyan lang kayo. So they forgot about their paid up capital, which is not enough for billions of pesos in terms of contracts. That was basic mistake for them. Pero yun po a mistake because iwala ho sila sa Pangulong Duterte na sila po ay pro-protectionan niya. Nakita na po ninyo. Pero doon pa lamang po, makikita na po ninyo kahit hindi na po tayo magpatuloy po sa investigasyon ho natin. Oh, mas malalimang investigasyon doon pa lamang ho, sa paid up capital, meron na pong pagkakasala itong PSDBM, oh, at siyempre, formally. Eh, kinalkal pa ng kinalkal. Oh, hanggang sa makulong na ho ang mga official ng farmer. Mabuti nga po tumakas itong dalawa, yung magkapatid. Nagtago ho sila. Hindi ko alam kung kanino sila nagtago, sinong nagtatago ho sa kanila. O baka naman, oh, pinasabi na naman Pangulo, ay dito kayo sa Kongreso. Wala, hindi kayo magagalaw dyan. Pero, sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng Senado, nakita na po ba na meron po mga paglabag din po sa batas? Opo, kasi ayaw po magbigay ng mga dokumento ang mga officials ng formally. Wala silang taxes, wala po silang invoices, wala silang receipts, walang BIR, and so on and so forth. Paano sila mabubuhay niyan? Hindi sila nagbabayan ng income tax. Oh? Buwis para sa gobyerno sa kinita ho nila. Paano nila ipaliliwanag sa taong bayan pagkatapos magtatago sila sa Pangulo? Oh? Sa proteksyon ng Pangulo Duterte? So ito ho, makikita ho natin mga kababayan. Matindi ang laban ho dito. And the president, hindi po niya maiaalis. Oh, nasangkot na po siya
dito. Because if you connect the dots, huh, from the investigations conducted by the Philippine Senate, makikita na po ninyo, paakyat na po sa tanggapan mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga linya. Kaya nagkagirein ito talaga. Huh? Makikita na po natin. Ang problema lamang po natin, sabi nga po eh, pakahilingan po ng mga college physicians, oh, yung mga medical experts natin, pati mga former secretaries po of the Department of Health, nananawagan na sila na i-file na ho ang kaso sa ombudsman. Pero I think I can see the intention of the senators. Ayaw nilang isampa muna sa ombudsman because alam po nilang hindi po aandar. Hindi po aandar po ito. Aantayan po nila matapos po ang termino ng Pangulong Duterte at dito po isamba. Hayaan na ninyong tawagan sila na in aid of election. Ha? Tinatawag po sa ng Pangulo na in aid of election ang kanilang ginagawa. Palagay ko ho, tanggapin na lang natin, sabi ng mga senador, in aid of election, pero sa totoo lamang, ha? Meron po silang plano laban sa Pangulong Duterte. Kasi sobra na po ang pagmamalabis nito. Ha? Gadon, sabi ni, hindi, si John Junior Dal, anomaly to formally becomes eternally sing by Duterte. Anomaly to formally becomes eternally sung by Duterte. Ayun ako talaga. Ayan. Gadon, go bato. Pag pinagsama, gago bato. Paano ka boboto niyan? Gadon nga naman eh. Go. Oh, pinagsama-sama na ito. Kasi pang senador ang mga ito eh. Gadon. Pongo. Bato de la Rosa. Oh, pag pinagsama ang mga ito, gago bato. Paano ka boboto niyan? Sabi ni Catherine Colvin. Alam ninyo, dinadaan na lamang po sa mga jokes. Oh, ang mga pangyayari po ngayon, pero alam po ninyo, tumatalam po ito eh, sa taong bayan, oh. Okay? At ang sabahang gago bato have expressed their support to the president until the end, hanggang sa wakas. Hmm? Kung ito ang gusto nyo, iboto straight gago bato. Kape. Mga kababayan, ha? Please, mag-isip-isip po tayo ito, darating na halalan. Huwag na ho tayo magpagago-gago pa. Ha? Okay? John Bocobo Marco is watching. Oh, nasa New York ito ha. Si Janet, nasa New York. Ha? Nanonood na po ba si Janet Bocobo Marco? Good evening. Ha? Magandang gabi po. Mel Rodelio Militante, ano pa ba ang asahan yung gagawing tama ng far mali? Eh, far mali nga, di ba? Buti sana kung patama yan. Okay, ito na yun. Dumarating na yung mga jokes, ha? Pili ka na, Catherine. Pili ka ng joke ni Paring Mel, ha? Isipin mo, ano ba ang asahan ninyong gagawing tama ng par mali? O nga naman, oy, par mali talaga eh. Oh? Ah? Buti sana kung fa tama. Ay, talaga naman. Oh. Ay, na. Sige, ayos ha. Nako, labing tatlong minuto na lamang ho bago mag-alas cheese ng gabi.
So the latest now is that yung magkapatid po, dalawa, Mohit Dargani at saka si Twinkle ay hindi pa po makita. So magdadalawang araw na po ito. Ha? Magdadalawang araw na. Ilang araw po bang nawala si Mago noon? Si Grace Mago? Tatlong araw ho yata, tas biglang lumabas, nasa puder na po ng Kongreso. Sana naman, hopefully, itong magkapatid na ito, lilitaw pa rin. Kasi kung hindi po sila magpapaproteksyon sa Kongreso, hindi maaring habang buhay magtatago ho sa batas ho natin ng mga ere. Mahuhuli at mahuhuli. Ang hindi ko lamang po alam dito ho, may respetuhan pa po ba ang Kongreso at ng Senado? Matatandaan po ninyo, nung hinahanap po ng mga senador, itong si Bago eh. Hindi naman po pinakawalan ho ng Kongreso at sinabing magpunta ka doon sa Senado sapagkat meron ka pang pananagutan dyan. Ganun dapat po kasi, magkapatid itong Kongreso natin eh. Talagang magkabarka. Dapat po magkasama ho ito eh. Pero hindi ko po alam, under Mr. Duterte, ngayon lamang po nangyayari na meron pong sigalot na namamagitan po between the Senate and the House of Representatives. Huh? Dahil lamang po sa Chekwa. Tandaan na ninyo ito mga kababayan, ang iniimbestiga ano ngayon eh. Hindi naman po mga Pilipino talaga ang namamahala sa mga corruption ngayon. Chinese communists are doing this in the country today, ho, mga kababayan. And they are seemingly protected to the hilt by the president himself. Itong mabigat ho, mga kababayan, protektado ho sila ng Pangulo. Tingnan nun ninyo. Yung ito, ha, meron pang isang korporasyon na na-involve sa anomalya din ho, mga kababayan, ho. Ano na po ito? Shoshon Construction. Ito po yung PPE supplier po. Mantakin nyo ninyo. Nag-supply po. Ha? Saan ba nag-supply ito? Walang registration papers. Walang BOC, walang BIR, walang SEC. Pero tinanggap po ng gobyerno natin. Mr. President, paano nangyayari ito? Bakit ninyo freedom protection na nito mga incheck na ito? Po? Alam po ba ninyo kung magkaano ang na-award sa Shoshon Construction ho? 1.7 billion pesos na i-award po ng PSDBM ho? Ang PSDBM ang bumili sa kanila ho ng PPE. Hayop talaga ho ito mga kababayan. Alam po ba ninyo kung gaano pa kalaking pera ang nakaparada ho dyan sa Philippine International Trading Corporation? Ito po yung kapatid ng PSDBM na pinaglagyan ng sangkatutak na pera ng bayan, ho. Allotted money by Congress, ho. Pero ipinagkatiwala po ng DOH sa PITC at PSDBM. At dyan po natulog, ho, sa mahabang panahon. Hanggang ngayon, iniimbisigan na po ng Senado. Bakit ito pinatutulog? Matakino ninyo. PITC, ho. Nagsauli na po ng 2 bilyon, ha? 2 bilyon sa treasury ho natin. Pero, alam po ba ninyo kung magkaano pa ang nakaparada ho sa kanila? 20 bilyon po, ho. Nakaparke sa PITC, ho. Matakino ninyo. Ako, nakakatakot na anomalya ho
ang nangyayari sa ating bansa. The President's knowledge po ito. Alam po niyang nangyayari po ito. Pero palibhasa, mga kaibigan po niyang Chekwa ang involved dito oh, sa pamagitan ni Mr. Michael Yan. Hindi kumikibo ang Pangulo. Pero nung nalaman po niya paakyat na sa kanya ang linya ho ng corruption, ayan, pinagagalitan po niya ang Senado. Ipinagtatanggol na ngayon niya itong mga tarantado, mga in-check na komunista o na nagsasamantala sa kaban ng bayan ho natin. DM ko, nagpapapogi points sila ngayon sa mga tao. Kunwari bumaba na ang COVID cases. Pero pagkagat lang yan. Kasi election, kailangan nila yung mga boto natin. At masabi ng tao, mabuti siyang leader, pero pinagtatanggol. Sandali ha. Yan, pinagtatanggol. Ha? Yung mga kasabwat niya sa anomalya nila sa Farmally. Ganyan niya pinaiikot ang laro sa mga Pilipino na tingin niya mga tanga at utu-utu. Ah, grabe naman ito. Huh? At marami namang sumakay. Good evening po uli, Sir Ben Paipon. Sabihin nga ninyo sa akin, nauuto po ba kayo ng Pangulo natin? O, nagpapauto po ba pa tayo? Ha? Huwag naman ho sana, mga kababayan ko. Huwag. Sabi ni Mel Rodelio Militante, for me, democracy is not an easy form of government because it is never final. It is a living, changing organism with the continuous shifting and adjusting of balance between individual freedom and general order. Alam mo, alam ninyo ho, mga kababayan, sa totoo lang, there is a debate. This is a growing debate, not only in the Philippines, but elsewhere. Sa Europe, sa Americas, nagdedebate ho ang taong bayan between their individual rights and yung mga provisions, general orders. Yan ang sinasabi po ni Mel Rodelio Militante. Vaccination versus individual human rights. Alam mo na talagang malalimang debate ho ito, kanya nga lang. Kung titignan ho natin mabuti, aanhin mo ang individual rights mo kung mamamatay ng mga kababayan mo at ikaw maaaring mamatay din. So there has to be sacrifices from everybody who is in danger sa virus na ito. Wala ho tayong laban sa virus kung hindi tayo ho magpabakuna. That is what experts say. Hindi po sinasabi ni Ben Paipon niya. Experts say, makakaligtas lamang ho tayo sa tiyak ng kamatayan kung meron tayong bakuna. So what the hell is individual freedom for when your life is in danger already? Hindi lamang yung buhay mo ang endangered dito, pati yung sa pamilya mo na po pwede mong mahawaan. Yung kapwa mo manggagawa. Kung hindi ka magpabakuna, sumali ka doon sa paggawa. Ano? It's a factory halimbawa. Everybody there is already vaccinated. Ikaw lamang sapagkat may individual right ka. Sumama ka doon sa kanila. Pinayagan ka sapagkat karapatan mo daw. Okay. O ngayon, infected lahat yung mga manggagawa. Pero ikaw, pag-uwi mo, pati pamilya mo, infected din. Again, what is the use of our individual freedom
when this could be lost because of the virus. Ay, nasa sa inyo na ho yun, mga kababayan. Ha? Magpabakuna na lamang ho tayo. Mas safe pa yan. The risk or the advantages far outweigh the risks to your life. Oh, halimbawa, ikaw eh, naniniwala na hindi ka dadapuan ng ano, ng virus. Ayaw mong magpabakuna dahil karapatan mo yan. Ay, Diyos ko po, mga kababayan. Ano kaya tama ho dito? Junior Dal, watching Joe Robert Ariraw, you are watching from the Babuyan Islands. So, Junior Dal, sa libingan ng mga bayani, siguro katabi ni Marcos C. Digong, pag natigok na siya. Pwede. Kasi si Digong naman ang naglagay kay Marcos ho dyan sa libingan ng mga bayani. Against talagang objections from the Filipino people. Talagang inilito inilingid ho nila na ayan, dinadala na yung bangkay ni Mr. Marcos sa libingan ng mga bayani. People were taken by surprise. Ganyan ho talaga, treachery. And also sabi ni Mel Rodelio Militante, democracy is not measured, not by its leader doing extraordinary things, but by its citizens doing things extraordinarily well. So tama ho ito, mga kababayan. Ito darating na halalan. Filipinos should excel and exert extraordinarily well para mabago po ang buhay natin pare-pareho. Ha? Okay? Approve? Walang nag-comment ho dun sa natatakot po ba kayo dito sa kasi nakakatakot ho yung mga pananakot po ni Sammy Martinez. So, pakukulong na ho tayo pag pinag-uusapan ng salin ho. Ayun ako, Panginoon. How about free speech? How about free expression? Where do you put that? Oh? Kung may pagbabawal, kung may ano, may karapatan mga tao, ayaw magpabakuna. O eh, bakit lalagyan po na ng restrictions ang freedom of speech, Mr. Martinez? Ano ka ba? Ha? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bueno ho, mga kababayan, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Magbabalik po tayo bukas ulit alas 8 hanggang alas 10. Sana po i-like and follow po ninyo ang ating page, ang ating Broad Streamcast Communicators. Para mapakinabangan naman po tayo. At saka mapakapanood po kayo. Mapapanood po ninyo ang lahat ng mga programa po ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang bukas po. Joe Robert Ariraw. Magandang gabi. Junior Dal, Mel. Lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Thank you very much. Catherine Calvin, tawa ka naman dyan, ha? So, okay na yan. Okay. Good night na ho. Junior Dal, hanggang sa muli, keep safe to all, sabi ni Junior Dal. Okay. So, paalam na ho tayo. Ben Pipon here. Say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.